Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kami mga kaibigan dyan sa loob eh, na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. How is it progressing now? Naku, hindi ko alam sa kanila. Basta kami, inaantay lang namin ang kanilang gagawin dahil expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment nila. Example lang, kung ano yung, kumbaga, playbook. Doon kay President Rodrigo Duterte, nakikita nyo, di ba, merong quad committee ng House of Representatives na iniimbestigahan yung kanyang mga desisyon noong siya ay pangulo pa. Tapos, meron tayong ICC na complaint against sa kanya. Tapos merong plunder cases na pinay against President Duterte. Tapos doon tayo papunta sa akin, hinahabol-habol nila yung confidential funds. In fact, nung sinabi ko to express goodwill, sabi ko, at saka para hindi na tayo magkagulo, o sige na, we'll shoot blind sa projects namin. Huwag na natin gamitan ng confidential funds. Pwede pa rin naman yan, pero mas mahirap. Kasi you cannot purchase information, you cannot give rewards. Hindi mo mamahanap kung ano yung tinatarget mo sa security issues and peace and order. Tapos, itong impeachment na pinag-uusapan nila. Tapos narinig nyo, di ba? Anong play ni Castro? Ang sabi niya, kukunin namin lahat ng mga papeles sa loob ng COA. Saan ka naman nakahanap ng constitutional body, constitutional commission, at ang House of Representatives, uutusan niya ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Ano, sila ang mag-audit? Hindi pa nga tapos yung audit. Pero alam na natin, nakahabulin nila dyan ang panibira nila sa akin. Tapos, pumunta tayo doon sa aking kapatid at sa aking asawa. Pinailan nila ng drug smuggling cases. Based on ano? Based on name dropping, based on chismis, based on hearsay. So nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Bakit? And all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin prime minister, kung matuloy yung niluluto nilang cha-cha, o president, kung hindi maluto yung cha-cha nila. Are you in any way bothered by the alleged impeachment as well? Hindi. Hindi, I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president, all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una, hindi ko gusto tumakbo ang president. Diba nga, kaya nung pinanong ako ng magkapatid na Marcos ni BBM at ni Senator Aini, kung tatakbo ako, diretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong vice president. Kasi hindi naman napag-usapan yun before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging vice presidente. Kaya,
tumakbo kong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. So, pagpaalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at the time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yon na, okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Do you regret that decision? Of course not. I do not regret running for Vice President. Kasi imagine ninyo, kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? So, yun naman, tatakbo ba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. Diba? Namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. What's your plan to be the next president? Wala akong planong ganyan. Despite yung harassment sa family nila. Yes, ma'am. Wala naman kami. Ano ba sinabi nila? Huwag kami matakot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. A question. Do I regret helping? Do you want to answer that question? Yes. Or alam mo ba ang sagot? Senator Amy? Senator Amy Marcos? Magkaibigan naman kami. Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina eh. Inisip ko na yan eh. Sinabi ko kanina eh. Kung hindi naman ako tumakbong Vice President, mayor ako, hahabulin pa rin ako eh. Hindi nga natin alam kung sinong mananalo nun eh. Kung hindi ako tumakbong Vice President, hindi siya ang President. So likely yung isa ang President. Eh lalo na yun. Kita nyo nga doon, di ba? Tanggalin daw ang... Ano? How would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas, sa harassment nila. So, tatanggapin kung ano yung darating. Kaya sara-sara. Ma'am, sabi po ni Senator Bato, may mga members ng House na opportunista and principal dahil after previously praising the Duterte administration, ngayon bigla naging critics. Will you share his belief na gano'n na? Ako, lumaki ako sa politics.
9 years old pa lang ako, mayor na ang father ko. So from 9 years old until today, wala akong ibang wala akong ibang universe kundi pag-aaral nung ako'y nag-aaral pa in politika nung natapos na ako nag-aral. Wala akong problema maghiwalay tayo sa politika. Diba? Kasi hindi naman talaga natin ma-define eh kung saan tayo bukas sa politics. Kasi eleksyon ang ating mga public officials dito eh. May eleksyon eh. Hindi natin alam kung saan tayo papupunta bukas. Wala akong problema. Maghiwalay tayo lahat. Diyan kayo lahat. Dito ako mag-isa. Ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambabaskos. Yun yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika eh. Huwag lang maging bastos. Thank you! Thank you, ma'am.